Hey, what's up mga idol? Pumirma na nga ng bagong kontrata. Ito ang PBA veteran Jervy Cruz. Sa pagkakataon na ito ay hindi na sa PBA, kundi sa Jensen Warriors para sa MPBL. Kasama niya sa naturang team itong second rounder para sa 2023 PBA draft na si Kate Jimenez. Pumirma sa MPBL si Cruz matapos bitawan ng Northport Batang Pier noong Philippine Cup. Binitawan nga ng Northport si Cruz dahil sa mga injuries nito. Sayang, 34 years old pa lamang itong si Cruz at marami pa itong maibubuga. Samantala, umaasa nga itong si spin.ph editor chief Dodo Katatuan na mababago na ng PBA ang kanilang rules na madagdagan pa nga ng isang import ang bawat team sa susunod na season. Ayon nga kay Chief Dodo na wag nang isipin ng PBA ang expenses. Ang isipin na lang nila ang quality ng laban. Kung pagbabasihan kasi natin ay napag-iwanan na tayo ng ibang liga. Malaking halimbawa na lamang noong laban nila kontra sa EASL na wala man lang panalo ang Talk and Text at SMB kahit isa. Dagdag pa ni Chief Dodo na yung expenses sa Governor's Cup at Commissioner's Cup, bakit hindi na lang gawing isang conference yun? Diba? Yung All-Filipino Cup, nandun pa rin yun. Bukod pa dito ay nanawagan din si Blackwater Bossing owner Diosel Ducey na mas magandang dagdagan pa ng apat na team ang PBA, dalawa sa Visayas at dalawa din sa Mindanao, at gawing home away format ang PBA. Ayon nga mismo kay C na mas exciting umano ang ganitong format dahil mabibigyan pa ng pagkakataon ng mga fans sa Visayas at Mindanao na makapanood ng aktual na laban. Kayong mga idol, agree ba kayo sa mga suggestion nila? Pag-usapan natin yan sa ating comment section.